Hi guys, welcome sa channel ko. Medyo matagalan or natagalan ako ulit para mag-upload ng bagong video. Pero ngayon guys, gagawa tayo ng ginataang langka. Okay? So, ang mga ingredients natin dito, unahin natin yung... Siyempre meron tayong bawang, sibuyas at saka luya. Yung ginamit ko dyan is yung paste or yung ginger paste. Yan, inuna natin ilagay yung sibuyas. Ginisa natin yan. And then, after nito... Hintay lang natin mag-translucent. Translucent nga bang tawag doon? Or basta mag-lumipis yung kanyang konting balat. Ay ilalagay na natin yung ating bawang. And then, yung nakita nyo kanina, yung garlic, yung ginger paste, depende naman sa inyo kung gusto nyo talaga yung luya or kung meron kayong yung ginger paste, mas okay din yun. Kasi ako hindi ako kumakain ng luya, mas gusto ko lang yung lasa ng luya. So, sa ginawa ko, yung ginger paste ang ginamit ko, nakakain ko siya. So, ayan. Yung, kung gaano karami naman, depende rin sa inyo. Pero ang nilagay ko dito is 1 tablespoon ng ginger paste. Ngayon lang natin mag-isa yan. Ayan, so sa point na to guys, ilalagay na natin yung ating mga langka. Ito, delata to, kasi wala dito yung fresh. So, itong langka na to guys, malambot na siya. Medyo buo-buo lang siya. Kayo, depende sa inyo kung gusto nyong hiwa-hiwain to bago nyo igisa. Ako kasi yung ginawa ko, buo na siya. Kasi mas gusto ko yung may chunks, yung langka habang kinakain. Again, depende again sa inyo kung gusto niyo yung mga hiwa-hiwalay na o yung hibla, pwede nyo hiwain or paghiwa-hiwalayin bago ninyo igisa. Okay? So, ayan. Igisa lang natin ito. Ayan. So, tapos pwede na natin lagyan ng paminta. Ayan, yung dami ng paminta guys, depende sa inyo yun kung gaano karami. Again, depende sa panlasa ninyo. Ako, gusto namin kasi medyo may sipa ng paminta. Tapos, lagyan na rin natin ng patis para magisa or mas humalo doon mismo sa langka yung lasa. Kasi hindi nga ako gumagamit ng mga seasoning or yung mga MSG. Ayan, so makikita nyo dito ngayon guys, medyo lumabas yung sabaw ng ating langka. Tapos makikita nyo, naghiwa-hiwalay na rin siya kakahalo natin. So pwede na natin ihalo dito yung gata. Ito guys, yung gata, any brand naman dito. Wala namang specific kung anong brand yung gusto ninyo. Okay, so tapos nito, gumamit din tayo or gumamit ako ng sriracha sauce. Kasi dapat merong sili. Kaya lang hindi ako nakabili ng sili. At saka yung gusto ko yung medyo maanghang ng konti. So, ginamit ako siya ng sriracha sauce. Yan, so after mga 10 minutes, 5 to 10 minutes na pinakuluan natin yung ating ginataang langka. Dapat guys, kung gusto nyo meron tinapa, yun yung ihahalo. Pero since wala akong tinapa dito, dilis yung aking hinalo dito. Okay, so may lasa rin naman yung dilis. Pero yun nga lang, mas masarap nga lang or mas iba yung lasa kapag yung tinapa mismo yung ginamit mo. Ayun, so ayun, hintayin lang natin to. Siguro mga 5 minutes pa pakuluan natin to. Tapos tikman nyo rin to guys from time to time kung gusto nyo na ba yung lasa na kuha ninyo. Kasi minsan baka napakalat ng konti. So ayun, medyo lumapot na rin.
yung ating, or nag-reduce na rin yung ating gata. Nilagyan ko rin to ng konting tubig rin kanina. Ayan, so, ayan guys, kung tingin niyo sakto na yung pagka-reduce ng gata, and okay na yung panlasa ninyo, pwede na natin siya, or pwede na yung ilipat. Mali. Ilalagay ko na pala siya sa serving bowl, kasi okay na siya eh. Ito na, ang ginataang langka.